Mamyo, anong ginagawa nyo? Bakit gumagawa po kayo ng wedding cake? May order po ba tayo niyan? Hindi, wala. Practice lang to. Kasi ang gusto ko, ako ang gagawa ng wedding cake ninyo ni Rex kapag kinasal na kayo. Malayo pa naman po yun. Tsaka, I'm sure, sa yaman po ni Rex, magpapagawa yun ng bonggang cake. Ano na po kailangan mag-abala? Kahit pa. Gusto ko kahit na ito man lang mabigay ko sa'yo. Sa inyo, bago kayo umalis. Kahit nasan ka pa man, maalala mo ko palagi. Mami, oo. Hindi po tayo magkakahiwalay, okay? Harapin na natin ang katotohanan. Hindi mo ako cargo. Hindi mo ako tunay na ina. Mother-in-law mo lang ako. Kalabisan na nga na, pinapayagan mo pa rin akong tumira dito sa bahay niyo ni Marco kahit wala na siya. Pero hindi ibig sabihin nun na hihinto ang buhay mo dahil gusto mo akong alagaan, hindi ba? Kasi may sarili ka rin namang mga pangarap na kailangan mo ito pa rin. Meron ka rin mga gustong gawin sa buhay mo. At higit sa lahat, meron kang puso na dapat mong sundin. Pero kasama ka sa buhay ko. Anak, kami ni Marco, tapos na ang chapter namin sa buhay mo. Meron ka rin karapatang mag-move on sa sarili mong buhay. Meron kang karapatang magmahal ulit. At hindi yung memory ni Marco o ako ang pipigil sa'yo para gawin yun. Kasi sigurado ko, kahit si Marco, hindi niya magugustuhan yun. Na hindi mo matutupad yung mga pangarap mo, di ba? Nakita ko na mahal na mahal mo na si Rex. Nag-isip na rin naman ako. Nagplano na ako kung saan ako pupunta, kung anong gagawin ko, o saan ako titira. Kaya, huwag ka na mag-alala doon, ha? Bakit ka naghahanap na ang matitirahan? Dito ka po tumira sa bahay namin ni Marco. Ano kung hindi? Hindi, anak. Itong bahay na to, ibenta mo yung pera na makukuha mo sa bahay na to. Gamitin mo para sa sarili mo. Para matupad mo yung mga gusto mong gawin. Yung mga pangarap mo, mapuntahan mo yung mga lugar na gusto mong puntahan, hindi ba? Anak, masyado nang matagal ang 4 na taon para ma-hold back ka sa memory ni Marco at ma-hold back ka kakaalaga sa akin. Gusto ko maging masaya ka dahil deserve mo yon. Oh, Rex! Tamang-tama. Ubusin mo na lahat to. Sige, ubusin ko yan. But first... Well, huwag natin paikot-ikutin pa. I'm 100% sure na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. So kung sure ka na rin sa akin, will you marry me? Yes! 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 Gusto ko isama si Mommy O sa Australia. Ha? It's either that, or hindi ako sasama sa'yo. Well, sige. Naayusin ko. Your happiness is my priority now. Your family is my family too. Okay.
maubos sa kalain na iiwanan din pala natin ang bahay nito. Sana lang yung nakabili, alagaan niya naman. Namiyo, I'm sure gusto ni Marco na magkasama tayo. Babe, maraming salamat for giving me the permission, for letting me get another chance on life, on love. Pero huwag ka na masyado magdrama, Mami O. Bakit naman? Eh kasi, babalik-balikan pa rin natin tong bahay na to. Huh? Oh! Paano pumayag yung nakabili? Hindi ko binenta yung bahay. Talaga? Oo nga, Mami O. So kapag bumalik tayo ng Pinas, hindi matutuluyan pa rin tayo. Parang salam ko. Thank you, talaga, anak. Thank you, talaga. So, are you ready to go? Let's go! Halika na! They say that blood is thicker than water. Pero naniniwala ako na hindi laging totoo yun. Dahil si Mommy O, kahit hindi ko naman kadugo, minahal ko at tinuring na higit pa doon. At gaya ng lagi kong pangako, hinding-hindi ko iiwan ang aking Mommy O.